ang Bukoa. At ngayon, ako ay magbabahagi sa inyo ng kaalamang Pilipino. Ang kaalamang aking ibabahagi ay ang tamang paggamit ng gitling o high pen. Ngunit, ano nga ba ang gitling o high pen? Ang gitling ay isang bantas na ginagamit upang sumali sa mga salita o patinig. Ano ang tamang paggamit ng gitling? Ngayon, ako'y magtatalakay ng tatlo. Una ay ang mga numero at tunog, mga inuulit na salita, at para ihiwalay ang patinig o bawal. Numbers. Naglalagay tayo ng gitling kapag nagsusulat tayo ng tungkol sa oras at petsa. Halimbawa, ikasyam ng gabi at ikalimandaang anibersaryo. Ngunit hindi tayo naglalagay ng gitling kung ang mga numero ay nakasulat sa gitling. Halimbawa, ikasyam ng gabi at ikalimandaang anibersaryo. Tunog. Otomanopia. Mga salitang nakabatay sa tunog. Halimbawa, ratatatatat, ding-dong, ding-dong, at bum-bum-bum-bum. Mga umuulit na salita. Inuulit na salita. Nilalagyan ng gitling ang mga salitang inuulit. Nilalagyan din ng gitling ang mga salitang inuulit ang root word ng salita. Halimbawa, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, pabalik-balik, balubaluktot, at nagkawasak-wasak. Para ihiwalay ang patinig o vowel. Ihiwalay ang patinig. Naglalagay ng gitling ang mga salita na hinihiwalay ang vowel at consonant. Halimbawa, mag-alay, may-ari, nag-iinarte, at pag-awit. Ngunit hindi tayo naglalagay ng gitling kung ang mga salitang sinasabi natin ay halimbawa, pangulo o presidente at pangulo o yung inilalagay sa ulo. Dahil kapag tayo ay naglalagay ng gitling, nababago din ang mga kahulugan ng salita. Yun lamang at salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo. Salamat!